Et madame le chien, madame le professeur, la roi d'un professeur de vie anglais, taille pour moi, mahal, et de ma langue pour sa tempon de kilan Dios, hallelujah. O pagpal namin Diyos ang mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon sa unat panlangin po. Namin po minamahal, ginagal na pastor at Evangelista Willis Lada Almeida. Kami po o Diyos, hapong ito ay dumudulog sa ibalan at trono ng biyay sa kalangitan. Mahal na Panginoon, humingi kami o Diyos ng kapatawaran sa among kami na sumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasalo o Diyos. Mahal na Panginoon, patawarin po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, at sa bahaging ito Diyos, nang pakikinig ng banal salta ng mga anak, mahal na Panginoon, langisan mo po, O Diyos, ang iyong banal salta, maging abang lingkod, mahal na Panginoon, sapagat sa ganang akin, wala po akong magagawa. Samahan mo po, O Diyos, ng iyong dakilang pag-ibig at ng iyong dakilang kapangyarihan at aming sinasaway ang mga demonyo, mga hadlang, mga pag-aninlangan. Lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. At bago pong lahat, ang pinakamataas na pagkupulit, pagkapasalamat, kaluwalhatian at ang kadakilaan ay nauukol lamang sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapaabuti po ako dubling pagalang sa ating pong minamahal at ginagal na pastor at Evangelista Willie Estrada Almeida. Ganun po, mga namahal, hindi po natin makakalimutan ang mga turo at aral na ating pong binabda sa Pastor Lina sa Almeida. Ganun po sa kanilang mga minamahal mga anak, the whole Almeida family, maging sa lahat ng ating pong mga sumusubaybay sa ating pong live webcast, at sa inyo pong lahat, mga mahal, magandang hapon po. Amen. Lahat pong magsabing praise the Lord. Amen po. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, kung maalala nyo po, nung last Wednesday ang ating pong pinag-aralan, ang topic po ay tagasaan ka. Amen. Nalaman po natin kung tayo'y taga saan. Amen. So, napakinggan po natin na tayo pala ay taga langit. Amen. Yun po ang pinag-aaralan natin noong last Wednesday. Kaya ngayon, mga mahal, tutuloy po natin. Ang atin naman pag-aaralan sa hapong ito, ang topic po natin, mga mahal, ano ba ang langit? Amen. So, napakahalaga pong malaman po natin ano ba ang langit? Una, saan ba ang langit? Kaya nga, mga minamahal, napakahalaga po itong malaman po natin sapagkat marami pong sila po ay umaasa na sila po ay pupunta sa langit. Kaya nga, mga minamahal, ang iba talagang pinag-aala nila o pinagsisikapan nila na sila po ay mapunta sa langit. Ang ibang mga minamahal dyan, ng mga may ibang relihiyon dyan na pinag-uusapan nila na ang langit daw mga naman ay nandito sa lupa. Kaya nga sa mga tunay ng mga Kristiyano, kapag tayo po din nila na sa langit ng ating pong dakilang Diyos, yung mga naiwan dito, mga building, mga bahay, yan po ay para sa kanila daw. Ang iba naman nagsasabi ang langit mga minamahal, na kapag maganda ang buhay mo dito sa lupa, yun ay langit na. Ang iba mga minamahal na sinasabi nila na ang langit kapag ikaw ay masaya na doon sa mga kaibigan mo, sa kadaw ang alam nilang langit. So, subalit mga minamahal, sa banal na kasulatan, malalaman po natin na ang langit, ito pala ay inilaan ang ating pong dakilang Diyos doon sa kanyang mga anak, doon sa mga banal, doon sa mga pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Doon sa mga binanal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito mga naman sa unang talata na ating pong mababasa, dito po ay ipinakita ng ating pong dakilang Diyos yung pintuan ng langit. Nung managinip si Jacob, ipinakita sa kanya mga mahal yung pintuan ng langit. Basahin po natin dito mga mahal sa Genesis Kapitulo 28, 16 hanggang 17. Dito po sa Genesis 28, talata 16 at 17, ganito po ang pagkasulat. At nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. At siya'y natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dakong ito.
Ito hindi iba kundi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Amen. Amen. Ating pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. So si Jacob, nang siya po ay magising sapagkat nagkaroon siya ng panaginip, ipinakita sa kanya ng ating pong dakilang Diyos ano po ang kanyang napanaginipan, mangunumahal. Sabi dito, napanaginipan niya yung pintuan ng langit. Amen. Na sabi dito, yun daw ang bahay ng Diyos. Yung kanyang napanaginipan, mangunumahal, yung pala ang bahay ng Diyos, na yun daw ang pintuan ng langit. Kaya nga, mangunumahal, kinakailangan malaman po natin ano ba yung tinutukoy dito na bahay ng Diyos na ito daw po ang pintuan ng langit. Ibig sabihin, doon tayo dadaan, doon sa bahay ng Diyos na yun daw po ang pintuan ng langit. Kaya basahin po natin, mga mahal, dito po sa 1 Timoteo, Kapitulo 3, talatang 15, na dito po natin malalaman kung ano ba yung tinutukoy ni Jacob na bahay ng Diyos na pintuan ng langit. Basahin po natin, mga mahal. Dito po sa aklat ng 1 Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 15. Ngunit kung ako'y nagluwat na mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano dapat sa mga tao'y ugaliin nila sa mabahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Amen. So yung nakita ni Jacob, mga mahal, na bahay ng Diyos, na dito sa ating pong nabasa, na sabi dito, mga mahal, ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Amen. Yung palang bahay ng Diyos na nakita sa panaginip ni Jacob na yun daw pintuan ng mga minamahal ng langit, ito daw po, mga minamahal, ay ang iglesia ng Diyos na buhay. Amen. Na ito daw po ang haligi at suhay ng katotohanan. So, mga minamahal, kinakailangan pala malaman ng tao yung bahay ng Diyos na ito po ang iglesia ng Diyos na buhay. Na ito daw po, mga mahal, ang pintuan ng langit. Ibig sabihin, hindi ka makakapasok o hindi ka makakapunta doon sa langit na kinakailangan dadaan ka sa pintuan na sabi dito na ito daw po ang iglesia ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga marami nagtatayong iglesia. Na ang iba nagsasabi, kapag wala ka sa aming iglesia, wala ka sa loob ng aming iglesia, hindi ka maliligtas. Subalit, mga mahal, kung aalamin po natin ang iglesia na itinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Mateo Kapitulo 16-18, mga mahal, na sabi dyan, mga mahal, na ang iglesia ang itinayo ng ating pong dakilang Diyos, ito daw po, mga mahal, ay maging ang Hades, maging ang impyerno, maging ang mga kampo ng kaaway, mga mahal, ay hindi po mananaig sa iglesia ang itinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na sabi dito, ito daw pala ang pintuan ng langit na kinakailangan masumpungan mo yung tunay na iglesia. Amen. Na walang ibang iglesia ang itinayo ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na sabi dito, maging ang pintuan ng Hades ay hindi po mananaig sa iglesia ang itinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, unang-una, malaman po natin ang iglesia. Ang iglesia, sabi sa Biblia, mga mahal, sa 1 Korinto, Kapitulo 1, kung hindi ako nagkakamali, mga mahal, sa 1 Korinto, Kapitulo 1, talatang 15, o 2, mga mahal, nang sabi dyan, sabi ni Apostol Pablo, mga mahal, yung iglesia, ito daw po, mga mahal, yung mga taong binanal ng ating pong dakilang Diyos galing sa iba't ibang klase ng pagkakasala, sila po ay binago ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang kanilang mga buhay ay binago ng ating pong dakilang Diyos na oon sa iglesia na yon ang mga himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. So yung palang mga iglesia na tinutukoy sa banal na kasulatan, ito pala ay mga tao na binanal ng ating pong dakilang Diyos. Ibig sabihin, mga taong galing sa lusak ng kasalanan, binago ang kanilang buhay. Ito pala ang mga tinutukoy na iglesia ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na ito yung napanaginipan ni Jacob na ito ang pintuan ng langit.
So kinakailangan mapunta ka muna doon sa tunay na iglesia na tinutukoy ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, tayo po ay nagpapasalamat sa ating pong dakilang Diyos na hindi po tayo nagkamali na ang ating pong napuntahang iglesia ng ating pong dakilang Diyos. Walang ibang mga minamahal, kundi ang iglesia ang itinayo ng ating pong dakilang Diyos doon sa ibabaw ng bato. Doon sabi, maging ang Hades ay hindi po magtatagumpay sa iglesia ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga dito napakinggan po natin kanina ang patotoo ng ating mahal na kapatid. Nung siya po ay nagmumuto, bigla may sumakay sa kanyang likod, mga mamahal, at tinutukan siya ng bail. Ngunit, mga mamahal, dahil sabi niya, kapag napapakinggan niya, sa oras ng kagipitan, sabi ng ating mahal na ebanghelista, manalangin ka o sumigaw ka ng Hallelujah, praise the Lord, ikaw ay ililigtas ng ating pong dakilang Diyos. Ibig sabihin, kapag napabilang ka sa tunay na iglesia ng ating pong dakilang Diyos, mayroon kang kapangyarihan. Amen. Kaya nga, mga minamahal, anong pong ginawa niya? Nung itinumba niya, mga minamahal, ang kanyang motor at tinutukan siya ng holdapel, siya po ay nanalangin, narinig na may pumutok, mga minamahal. Ngunit, ano pong ginawa ng ating pong dakilang Diyos? Wala pong balang tumama sa kanya. Bakit? Siya po ay napabilang sa tunay na iglesia ng ating pong dakilang Diyos, maging ang gawa ng kaaway ay hindi po mananaig sa tunay na mga anak ng Diyos na napabilang sa iglesia ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi lamang niya mga mamahal. Dito mga dati mga drug addict, mga dati mga NPA, dito ay binago ng ating dakilang Diyos ang kanilang mga buhay. Dati mga drug addict na wala ang pagka-drug addiction lamang mga mamahal. Mga may kaamdaman, wala nang kagalingan, dito pinagagaling ng ating pong dakilang Diyos, iba't ibang klase ng himala, mga minamahal. Amen. Kaya nga, mapapakinggan po natin dito, ang iba tutuklawin na lang ahas, pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord, yung ahas na puprosin, naninigas, mga minamahal. Bakit? Tayo po ay napabilang sa tunay na iglesia ng ating pong dakilang Diyos na ang tinutukoy dito, mga mamahal. Ito daw po ang pintuan ng langit. Amen. Kaya nga, mga mamahal, aalamin po natin ano ba yung tinutukoy na langit ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na ngayon ay nasumpungan na natin ang pintuan ng langit na walang iba kundi ang tinutukoy dito yung bahay ng Diyos na ito daw po ang iglesia ng ating pong dakilang Diyos na tinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na maging ang demonyo, ang kaaway ay hindi po mananaig sa tunay na iglesia ng ating pong dakilang Diyos na ang iglesia nito, yung mga tao na binago at binanal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga dito, mga mamahal, ating pong basahin. Dito po, mga mamahal, mayroon pong tatlong klase ng langit. Una, mga minamahal, ako pong babasa dito sa Genesis Kapitulo 1, talata po ay 8. Ito po yung unang langit na tinutukoy ng ating pong dakilang Diyos. Sabi dito, at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Ibig sabihin, nung linikha ng ating mahal na Panginoon, ang daigdig, ang lahat, mga minamahal, nandito sa daigdig na ito, mga bituin, lahat ng bagay, sabi dito, yung pangalawang araw, mga mahal, nilikha daw ng Diyos, mga mahal, ang langit na tinutukoy dito. Ito po ang unang langit, walang iba kundi ang kalawakan. Amen. Yung po nakikita po natin na nandyan yung mga ulap, yung nilipaan ng ibon, yan po ang unang langit. Kaya nga, mga mahal, yung pangalawang langit, mga mahal, yung pinupunta ng mga spaceship. Yung po ang pangalawang langit. Ngunit dito may pangatlong langit, mga mamahal, na ito po, mga mamahal, ang tahanan ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga si Apostol Pablo, mga mamahal, siya po, sabi sa banal na kasulatan, siya po ay dinala ng Diyos doon sa ikatlong langit. Basahin po natin, mga mamahal, dito po sa ikalawang Korinto, Kapitulo 12, talatang 2. Dito po sa ikalawang mga tiga Korinto, 12, talatay 2, ganito po ang pagkasulat. Nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon sa katawan. Aywan ko,
o maging sa labas ng katawan. Aywan ko, Diyos ang nakakaalam, na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Amen. Amen. Ito pala ang mga namahal sa Apostol Pablo. Siya pa ang tinutukoy dito. Nasabi dito, nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroong ng 14 na taon, maging sa katawan, aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam, na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Si Apostol Pablo, mga mga tinutukoy dito, na siya daw po ay dinala ng Diyos doon sa ikatlong langit. Amen. Yun po ang tahanan ng ating pong dakilang Diyos. Nasabi dito, ito po ay nakalaan doon sa mga banal. Amen. Doon sa mga binanal ng ating pong dakilang Diyos. Yung pala ang pupuntahan ng mga naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, walang iba kundi ang ikatlong langit na yung po ang tahanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga mamahal, sabi sa banal na kasulatan na ang langit ito daw po ay paraiso. Kaya nga habang ang ating pong pinakamamahal na Panginoon ay nakapako sa krus, nandoon yung dalawang magnanakaw sa kaliwat kanan niya, na yung isang magnanakaw mga mahal, nagsabi sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na siya po'y sabi, alalahanin mo ako pagdating mo. Sabi ng ating pong ng isang magnanakaw sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, alalahanin mo ako. Ano pong sagot ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Dito po, mga mahal, sa Lucas Kapitulo 23, talatang 43. Ito pong sinabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa isang magnanakaw. Dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 23, ang versikulo po ay 43. At sinabi niya sa kaniya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Amen. Amen. Yung paraiso na tinutukoy dito, mga mahal. Nasabi ng isang magnanakaw, mga mahal, sabi dito, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ito po ang sagot ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi? At sinabi niya sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ang tinutukoy dito, mga mahal, siya po ay dadalhin ng Diyos doon sa langit. Yung paraiso, ibig sabihin, nandoon, mga mahal, ang mga nauna mga Kristiyanong matapat na nilingkod sa ating pong dakilang Diyos, nandoon sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, doon sa langit. Amen. Kaya nga dito, mga mahal, na ating po nalaman na ang langit, ito pala ay inihanda ng ating pong dakilang Diyos doon sa kanyang mga banal, doon sa mga binanal ng ating pong dakilang Diyos, yung mga Kristiyanong naglingkod na may katapatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung mga Kristiyanong talagang sumusunod sa kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Nasabi dito, mga mahal, sila po ay magmamana ng langit na ipinangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga sa atin, mga mahal, na nagpapatuloy sa paglilingkod sa atin pong dakilang Diyos, na sabi sa banal na kasulatan, kinakailangan, ito pa lang ang gagawin natin upang tayo po ay magmana ng langit na ipinangako ng atin pong dakilang Diyos. Sapagkat hindi lahat ng mga naglilingkod sa atin pong pinakamamahal na Panginoon, bagamat ang pangako ng Diyos ay magmumana sila ng langit, ngunit nasa atin pagsasagawa, mga mahal, ng ating pong paglilingkod upang tayo po'y mapunta doon sa langit na ipinangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na anong pong sabi dito, mga mahal, basahin po natin dito po sa Mateo Kapitulo 7, ang talata po 13 hanggang 14. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 hanggang 14. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at ang malapad ang daan patungo sa pagkapahamak. At marami doon nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakasumpong doon. Amen. So, mga mahal, sa paglilingkod natin sa ating pong dakilang Diyos, nasabi dito, kinakailangan dito pumasok doon sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak.
at marami ang dooy nagsisipasok. So marami pala mga tao na sabi dito doon sa maluwang na pintuan, marami daw po ang sabi dito, marami ang pumapasok doon. Sila po ay mapapahamak. Ngunit sabi dito, doon sa makipot na pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. Yung pala ang patungo sa buhay, mga mahal. So mayroon palang tinatawag na dalawang daan. Yung isa ay maluwang ang daan at yung isa naman, mga mahal, ay makipot ang daan. Ngunit ang makipot ang daan, sabi dito, kakaunti lamang ang nakakasumpong noon. Ang ibig sabihin, mga mahal, maraming taong nagnanais mapunta sa langit. Ngunit maraming mga tao na sila po ang nasusunod sa kanilang buhay. Ibig sabihin, mga mahal, gusto nila ng langit, ngunit sila nasusunod, ibig sabihin, sa kanilang paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ayaw nila yung may kahirapan. Ayaw nila na mga, may mga bawal. Ngunit sa tunay na gawain ng o tunay na iglesia ng ating pong dakilang Diyos, na ito pala, mga mahal, na tayo po'y dumadaan dito sa makipot na, na daan at makipot na pintuan. Sabi dito, patungo pala yung sa buhay. Yung pala ang patungo sa langit. Amen. Ang ibig sabihin, sa ating paglilingkod, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mayroon pala tayong dadaanan, mga mahal. Ano po ito? Itong makipot na daan. Mayroon mga pagsubok. Amen. May mga pag-uusig. Minsan dumaan tayo sa may kahirapan. May mga bagay tayong tinitiis alang-alang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Katulad ng papakinggan po natin kanina. Baguhan lamang ito na nagpatotoo. Anong pong sabi niya, mga mahal? Dalawang buwan pa lamang siguro siya, mga mahal, na nakakilala sa ating pong dakilang Diyos. Marami siyang karamdaman. Siya po ay pinagaling ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Ibig sabihin, mga mahal, tumanggap na siya ng kagalingan mula sa ating pong dakilang Diyos plus langit pa siya. Amen. Yan po yung napatunayan natin sa ating buhay. Dati puno tayo ng problema, may mga karamdaman tayo, wala ng kagalingan. Ang iba, mga mahal, talaga masasabi natin na tayo po ay, ang iba nagpatutunan na black sheep sa kanilang pamilya. Ngunit sila ba yung mapunta sa banal na gawain ito, binago ang kanilang buhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pinagalingan ang kanilang karamdaman, pinaghimalaan sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ang mga problema na parang wala ng kalutasan, nilutas ng ating pong dakilang Diyos. Nasabi dito, mga mahal, yan po ang patunay na tayo po ay nasa tunay na iglesia ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Na bagamat sa ating paglilingkod ay makitid ang daan, makipot ang pintuan, subalit kinakailangan pala natin pilitin, mga mahal, pumasok. Amen. Kaya sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, hindi lamang dadaan ka sa makipot na daan, kundi pilitan pa lamang, mga mahal. Kailangan pilitin mo na ikaw ay makapasok sa pintuan na yan. Basahin po natin, mga mahal, sa banal na kasulatan pa lamang, mga mahal, na kinakailangan pilitin pala natin. Basahin po natin, mga mahal, dito po sa sunod na talata. Dito po sa ikalawang tuga Korinto, 12 talatay 8, ganito po ang pagkasulat. Tungkol dito, mga makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Mga manong, dito po sa Lucas, Kapitulo 3, talatang 24. Pagkainli, pakibasa po. Ito pala, mga mahal, kinakailang pilitin pala na tayo makapasok doon sa makipot na pintuan. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 13, versikulo 24. Magpilit kayo magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinabi ko sa inyo na marami magsisikap na pumasok na hindi mangyayari. Amen. Sabi dito, mga mahal, magpumili tayong pumasok na sa makipot na pintuan, sapagkat marami daw mga magsisipasok, ngunit hindi po sila makakapasok. Bakit? Marami mga Kristiyano nagpipumilit o talagang pumapasok dito sa makipot na pintuan na ito. Ngunit ang iba, mga mahal, sila po ay bumabalik sa kanilang dating buhay. Kaya sabi dito, tayo pala ay magpumilit na pumasok
sa makipot na pintuan na ito. Amen. Kahit may kahirapan, kahit may mga problema, hindi po natin na mahal. Titingnan natin ang mga problema na yan. Ang titingnan pala natin, walang iba kundi ang pangako ng Diyos, walang iba kundi ang langit. Nasabi dito, tayo daw po magpumilit, mga na pumasok dito sa makipot na pintuan. Nasabi sa atin pong nabasa, ito daw po ang patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sa ating paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, hindi yung masasabing nandito ka na sa tunay na iglesia ng ating pong dakilang Diyos. Ngunit kapag nagpabaya ka sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang kaaway nandiyan po nakaabang, nasabi sa banal na kasulatan, siya po'y katulad ng leon na umuungal, naghahanap ng kanyang masisila. Ibig sabihin, kapag ikaw ay ng lupaypay na, hindi mo na pinahalaga ng paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, nandiyan ang kaaway, mga namahal, ibabalik tayo sa dating buhay natin. Anong pong dating buhay natin? Yung buhay na dati nung wala pa tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung buhay na makasalanan na doon sa sandibutan, yan po, ibabalik tayo ng kaaway. Kaya nga, mga namahal, kinakailangan sabi po sa atin na basa, tayo daw po magpumilit na pumasok sa makipot na pintuan. Amen. Ibig sabihin, mga namahal, kanya-kanya tayo na sa pagpasok sa makipot na pintuan na ito, pipilitin pala natin, mga namahal. Kaya, mga namahal, si Apostol Pablo, nakita ni Apostol Pablo, mga namahal, ng ating pong, sa kanyang mga panalangin, ang mga patay ay nabubuhay. Magrabing himala na kanyang ipinapanalangin ay gumagaling, may mga kalamdaman. Nung siya po ay nakulong, si Pablo at si Silas, mga namahal, sa bilangguan, sila po ay nagpulay lamang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang kanilang mga kamay na nakatanikala, nandun sila sa kulungan, mga namahal, ito po ay nangabuksan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, mga namahal, parang inisip niya na may kaapatan na siya, mga namahal, na dumalangin sa ating pong dakilang Diyos napagkat mayroon po siyang tinatawag na tinik sa kanyang laman. Marahil mahina ang kanyang paningin. Bagamat nangangaral si Apostol Pablo, maraming gumagaling, maraming nakita ng mga himala ng mga tao na sa kanyang pangangaral, sinasamahan siya ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga si Apostol Pablo, mga namahal, siya po niya nalangin sa ating pong dakilang Diyos. Hiningi niya ang kagalingan ng kanyang karamdaman. Ano po ang sagot ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Basahin po natin dito po sa ikalawang Korinto, kapitulo 12, talatang 8. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, 12 talatay 8, ganito po ang pagkasulat. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Amen. Amen. Ito po ang panalangin ni Apostol Pablo, mga namahal. Ngunit ano po ang sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Sa talatang 9 ang sabi dito, at siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkus akong magmapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan. Tasa ng ating pong dakilang Diyos, kahit hindi natugunin ng ating pong dakilang Diyos na ikaw pagalingin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapat na mga namahal yung biyaya ng Diyos, yung kaligtasan natin na tayo pala ay tagalangit na, tayo po'y magmamana ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapat na pala yun, mga namahal. Si Apostol Pablo, may kaamdaman siya. Ngunit, hindi siya pinagaling ng ating pong dakilang Diyos sa kabila ng maraming gumagaling sa kanyang mga panalangin. Ngunit, ano pong sabi ng ating mahal na Panginoon? Sapat na yung biyaya. Yung nakita po natin, mga mahal, na mga himala, misan, sa ating panalangin, parang wala ng katugunan. Ngunit, mga mahal, isipin po natin na dati atin nandun tayo sa lusak ng kasalanan, walang pagbabago ng ating buhay na mapunta tayo dito. Nagkaroon tayo yung mga naman ng pagbabago ng ating buhay. Dati malungkotin tayo. Ngayon nandito na tayo. Talagang ramdam natin mga naman ang kagalakan na nagmumula sa ating pong dakilang Diyos. Nasabi dito mga mahal, sapat na ang biyaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga mahal, ang mga apostolis, nung sila po ay
malapit ng iwanan ng ating pong dakilang Diyos. Sila po ay nag-alala para mang sila po ay nagulumihanan. Ngunit ano pong sagot ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Juan Kapitulo 14, talata po ay Diyos, mga unang kung mababasa po niya sa inyong mga banal na kasulatan, nang sabi ng ating mahal na Panginoon, huwag kayong magulumihanan, sumampalataya ko sa akin, sapagkat sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Amen. Ibig sabihin, mga unang mahal, mayroong mga mansion na nag-aantay sa atin doon sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sa ating paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, minsan dumating may mga pagsubok, may mga pag-uusig, may kahirapan. Tayo po ay magpatuloy, mga mahal. Pilitin po natin na tayo po ay makapasok sa makipot na pintuan na ito daw po patungo doon sa langit, sa buhay na walang hanggan. Nasabi yung pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na kapag tayo po ay nasa langit na, mga mahal, yung mga kundito sa lupa, talagang pinagnanaisan lah yung mga ginto dito. Doon sa langit, mga aapakan pala natin yung mga ginto doon. Amen. Ang kalsada doon sa langit ay ginto. Ang mga bahay doon ay mga mansyon. Yan po nag-aantay sa atin na habang tayo naglilingkod sa atin pong pinakamamahal na Panginoon, tinitiis natin may mga pagsubok, may mga pag-uusig. Ngunit, mga mahal, nakakatiyak naman tayo na ang atin pong patutunguhan, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Basahin po natin, mga mahal, huling talata dito po sa Apokalipsis 21, talatang 18. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, ang versikulo po ay 18. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspi, at ang bayan ay dalisay na ginto, nakatulad ng malinis na bubog. Amen. Amen. Sabi dito, ang bayan ay dalisay na ginto. Amen. Ibig sabihin, mga mahal, tayo po'y lalakad doon sa dalisay na ginto, doon sa langit, sa bayan na sabi dito na inihanda ng ating pong dakilang Diyos, walang iba, kundi ang langit, na yan po ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na dadalhin tayo doon ng ating pong dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo, mga mahal, ating pong awitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo magpasalamat sa ating pong dakilang Diyos. Na hindi lamang natin laman, mga mahal, na ang langit na ito pala ay para sa kanyang mga anak. Kundi malalaman po natin na ang langit pala, mga mahal, ito po ay paraiso. Pawang kagalakan, kapayapaan sa piling ng ating pong dakilang Diyos na sabi dito, nag-aantay sa atin ang mga mansyon. Amen. At ang kalsada doon ay ginto. Lalakaan lamang natin, mga mahal, yung mga ginto doon. Eh, habang tayo nag-ilingkod, patuloy tayo, mga mahal. Hallelujah. Tayo po ay umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Langit inilaan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Di nasisira mananatili kailanman. Hallelujah po yung Diyos, hallelujah. Wala nang karamdaman o kapihatian. Hallelujah.
Panginoon ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal na mga bisita sa araw pong ito na magiging kapatid namin sa mahal na Panginoon, maging sa ating live webcast viewers. Mga minamahal, kayo po ay pinagpala sapagkat alam namin ang mahal na Panginoon mismo ang siyang may kaloob na kayo po ay dalhin niya dito, mga minamahal, upang tanggapin ang ating dakilang Diyos. Kayo po ay saksi ngayon kung paano kumikilos ang mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong narinig ang mga buhay at pinagpalang patotoo. Mga dakilang tanda, kababalaghan at himala na katunayan ng ipinangako ng ating mahal na Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay, isuko ang lahat sa mahal na Panginoon. Kayo man din ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, may apat na reglamento o susi ng kaligtasan. Kinakailangan nyo po ang apat na susing ito upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Una po, pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba sa langit, mula sa langit, at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ay hindi mo na ito babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging matuwid at banal, tutulungan ka ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlo po, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pagsanib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po, mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang ginawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Isa sa gawa po natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo pagkatapos po ng banal na gawain. At mayroon po tayong mga minamahal na mga awit na aalalay po sa inyo, mga minamahal. At nawa, hindi nyo po lilisanin ang lugar pong ito na hindi nyo po na isagawa o nasunod ang ikatlong susi ng kaligtasan. At ang pang-apat po ay bautismo ng Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon po ang siyang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, paglilingkod sa ating mahal na Panginoon at ginagawa, nagsusumikap na sundin ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang banal na Espiritu, mga minamahal, na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyo. Sa ating minamahal na baguhan, bisita, pakitaas po ang inyong kamay. At sundin niyo po ang panalangin aking po sasabihin kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sa pagkasabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalatian ng ating dakilang Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Subalit, ang ating dakilang Diyos ay mayaman sa kahabagan at sagana sa kagandahang loob na handang magpatawad kung tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sundin niyo po ang panalangin aking pong sasabihin, mga minamahal. Sabihin niyo po, dakila at magpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan Jesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran at tinatanggap kita ngayon
bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. At hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, sa dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, ang iyong propeta, sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, aming dinadalangin, mahal na Panginoon, ang aming minamahal na live webcast viewers, sa mga sandaling ito, dakilang Diyos, maging ang aming minamahal na bisita sa araw pong ito, na tao sa pusong tumanggap po sa iyo, mahal na Panginoon, pagpalain mo sa kahabagan, dakilang Diyos, iligtas mo siya, maging ang kanilang mga, ang kanyang mga mahal sa buhay, gawin po silang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Mahal na Panginoon, pagpalain mo siya at paggaluban mo ng pagkakataon na sila po'y makasama namin sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ito'y aming samot na langin sa matamis at mga pangyarihang pangalan, Jesus. In the mighty of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal sa ating minamahal na bisita na baguhan na tumanggap sa mahal na Panginoon. Bagong kapatid namin sa mahal na Panginoon, hindi po nagtatapos, mga minamahal, yung inyong pong pagtanggap ng mga reglamento ng kaligtasan, ususan ng kaligtasan. Kayo po ay magpatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sama-sama po tayo maglingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, ang siya lamang maliligtas at magmamana ng walang hanggang buhay. Dalhin po ninyo dito ang inyong mga mahal sa buhay upang sila man din ay maligtas. Iniibig po namin kayo sa ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo po, mga kapatid, ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating mga pangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong ibinibigay sa ating beloved ordained preacher, ating beloved brother, Fred Ignacio. Amen. God bless you po, beloved brother. Ako, preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tayo po ngayon, minamahal ko eh. Dahil ako kung saan. Sabihin natin sa ating dakilang Diyos ang ating mga kahilingan. Itinuro sa iglesyang ito, minamahal ko, at ang sabi ng Biblia, sa Gawa 1:8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost comes down upon you, and ye shall be my witnesses, sabi ng ating dakilang Diyos. So, pag ikay anak ng Diyos, meron kang kapangyarihan. May naisip ako kanina, minamahal, kung bang ikay maraming pera at may ginto sa bulsa, bibigyan mo ba ako? Baka nga, kung hindi tama yung ugali mo, itago mo lang yun sa sarili. Ikaw lang may-ari nun. Ngayon, sinabi natin dakilang Diyos, meron tayong kapangyarihan. Ipapakita mo ngayon na ikay tinutugon ng ating dakilang Diyos sapagkat kung ikaw ang manalangin para sa iyo isang tiyak na bagay, hihingi mo yung the best. Diba? Mananalangin ka. Tutuguin ka natin, dakilang Diyos. Ganun din po yun, minamahal. Ulitin ko, hindi sa ayaw namin maglihans. Ngunit kung ikaw ay may pananampalataya sa atin, dakilang Diyos, isang tiyak na bagay, tutugunin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diba? Kaya nga, subukan mo lang. Manalangin ka. Kasi pag nagpalihans ka, ibig sabihin, may binabanggit yun eh, back up prayer. Ibig sabihin, kulang ka lang ng pananampalataya. Para lang yun sa mga baguhan. Ngunit pagdatihang Kristiyano ka na, angkinin mo ang katugunan natin, dakilang Diyos, at isang tiyak na bagay, ibibigay sa'yo. Ulitin ko, hindi sa ayaw namin maglehans. Tungkulin namin yun, minamahal. Ngunit pag ikaw ay may ginto sa sarili, isang tiyak na bagay, kung totoo kang Kristiyano, ipapamahagi mo ito, ipapakita mo na mayroon kang kapangyarihan.
Kaya tayo sandali minamahal ko, dadako tayo minamahal maski sa ating pong webcast viewers. There is no distance in prayer. Ipapanalangin namin kayo ang inyong karamdaman, ang inyong pangangailangan. At isang tsaka na bagay, kung kayo'y mayroong pananampalataya, tutugunin kayo ng dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So sandali ito minamahal, tapoy manalangin. Hallelujah. Dakila at mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal pang Jesus, pinakamamahal pang noon. Sa masandaling ito, sa panalangin po ng aming minamahal, ginagaling ng Pastor Evangelista Willie Sal Alameda, yung banal propeta, nagpapakumbaba kami sa iyong banal harapan, humihingi ang tawad sa lahat ng pagkukulang sa mga kahinaan na pagbigyan. Patawad po, pinakamamahal pang noon. Forgive us sins, O God, at dalangin po namin, O Diyos, ang patuloy na pagbibigyan ng kalakasan, kalusugan, pag-ingat, pagpapala, mahabang boy para sa aming minamahal, ginagaling ng Pastor Evangelista Willie Sal Alameda, yung banal propeta. The beloved children, children of grandchildren and great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral at po ng mga gawad, minalakapatiran sa buong daigdig. Pagpalaim mo sila sa araw nito, tugunin mo ang kanilang panalangin, pagalim mo ang kanilang karamdaman, lutasin mo ang kanilang problema, batid po namin, O Diyos, hindi po may siyong kamay, hindi po may pagkalob o pangailangan ng bawat isa, at hindi po malayo yung pandinig upang mapakinggan, hindi mapakinggan ang panalangin ng iyong anak. At sa iyong makapangyari ang pangalan namin sinasaway, lahat na ng demonyo karamdaman, demons of sickness and disease, lahat ng gawa ng kaaway, cast out, cast out, cast out. Be healed, problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Banda ng ating panapalataya, minamahal. Childlike faith, katulad ng isang bata, lulundag tayo tatlong beses, kasabay na pagsigaw, hallelujah, praise the Lord. Ipakita natin sa atin dakilang Diyos na tayo po'y sumasampalataya sa Kanya. Gawin natin, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palagpakan po natin ating dakilang Diyos, puro na pinakamamahal ng Panginoon, at tayo po'y dadako minamahal ko sa announcement to our beloved brother, Bobby Aserios, praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Fred Ignacio. Amen. Minsan na papumbigyan natin ng malakas sa palakpakang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy po tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kalayaan po ng oras at pagkakataon na tayo makasamba, amen, makapagtipon-tipon upang makapagpuri, makapagpasalamat sa ating buhay na Diyos. Amen. At para po sa ating mga announcement, patuloy po tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Tayo po ay nakakapagsagawa ng ating pananambahan at ang ating schedule ng ating mga services, gayon din ng ating mga live webcast. Katulad po ngayon, ang ating Friday service, wala pa po tayong overnight prayer meeting. Ipinapanalangin pa rin po natin yan. Kaya po ang ating Friday service na nanatili pong alas 12 po ng tanghali, matatapos po ng mga ganitong oras, 4:30 hanggang alas 5 po ng hapon. Amen. Ang ating Sunday service, ang ating Sunday general worship, nagsisimula po tayo ng alas 10 po ng umaga at tatapos po ng bandang alas 4 po ng hapon. Ang ating midweek service, tuwing Wednesday po ito, alas 12 po ng tanghali at natatapos po ng alas 4:30 po ng hapon. Amen. Tayo po ay patuloy na napapahinggan sa mundo ng radyo. Araw-araw po tayo napapahinggan sa DZME, 1530 kHz mula Monday hanggang Saturday po, alas 11 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng madaling araw. Amen. Tayo rin po ay napapanood sa telebisyon. Tayo po ay umiere sa PTV Channel 4. Amen. Tuwing Sabado po ito, alas 10:30 po ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng madaling araw. Patuloy din po nating i-like, i-share ang ating pong mga pinagpalang live webcast, ang ating mga social media accounts, sa ating pong Facebook account, ang ating pong YouTube account. Tayo po ay, ang pangalan po, ang Facebook account name po natin ay JMCIM Makawayan Bulacan. Amen. At ang ating YouTube account, JMCIM Makawayan. Nandiyan po natin ina-upload ang mga pinagpalang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Gayun din po ang ating mga pinagpalang awitin ng ating mga beloved na mga awit. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. At dito po natatapos ang ating pinagpalang Friday service. Amen. At para po sa closing prayer, sa ating pananalangin, ibinibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Noel. Amen.
Eh, God bless you at the beloved Bobby at Sirius. Magkabahal tayo, magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. Opo, nakilang Diyos ang mamanala ang pinakamahal ang Panisus, pungunat na lang ang mahal at ginagalang imanghilis ang stami na nakilang Diyos na rito, mahal ang Panisus. Taos puso kami, nagpupurit ang pasalamat, mahal ang Panisus, sa ipaglangi sa bawat yung tunang manalagawain, mahal ang Panisus. Ito sa araw na ito, mahal ang Panisus, yun ilangisan, mahal ang Panisus. Mamula sa mga awitin na kilang Diyos, maraming maraming salamat, mahal ang Panisus, sa bahay na patutuo, mahal ang Panisus, na yung pinagkalunan yung mga anak, mahal ang Panisus, yung humala. Malapain mula sa iyo, malapain doon. Nalangin namin sa iyo, malapain doon. Maraming salamat na kila Diyos sa kawakan ng bawat isa, malapain doon. Maraming salamat na kila Diyos sa iyo, manalang salita, dinala ng mga aral sa araw na ito na kila Diyos, na ikaragdagan namin, malapain doon sa iyo, paglilingkod, haliloy ng kalakasan, malapain doon sa iyo, aming buhay, malapain doon. Maraming salamat na kila Diyos, higit sa lahat, iyong matamis sa presensya, malapain doon, magkilos mo sa bawat isa sa amin, malapain doon. Na iyong pinadama, malapain doon sa bawat isa sa amin. Kalakasan namin, mahal pa ng paglikod namin sa iyo, mahal pa yun. Dalangin namin sa iyo, Diyos, sa aming pag-uwi sa kanyang-kanyang tahanan, mahal pa yun. Ingatan mo bawat isa sa amin, mahal pa yun. Ilayo mo kami sa anumang disgrasya kapamakan na kila Diyos. Lukuman mo kami ng iyong kapangyarihan mula sa iyo, mahal pa yun. Ito ang sawat panalangin sa matamis at pangyarihan. Pangalan mo ang pinakamahal pa yun. Amen. Praise the Lord, Lord to God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. At sa ating pong pagpapatuloy, siguro po unahin na po muna natin. Are you ready, JMYC? Yes! JMYC! 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 Lahat ng masaya sumigaw ng karapat-dapat. Ngayon
pangalan mo. Binago mo ang